magpo-proceed sa ating grand finals na kung saan yun na ang magiging part ng combine natin. Part of the two teams na pupunan sa combine para tingnan kung sino nga ba talaga ang makakarapat dapat na maging representatives ng ating bansa. Mm-hmm. Filipino pride. The fact na ikaw yung team na may potensyal na magrepresenta ng Pilipinas, napakalaki na nun. Pero ngayon, maagang engagement. Oh my V, pinaparamdam na yung kanyang presensya. And this time, medyo kalat-galat actually ha, kung papansinin mo yung mga nagiging bakbakan dito. Edward, pinipilit agawin yung jungle farm doon ni Venogo. May slight delay, pero grabe, tingnan mo naman yung pambuburusko ni Madam. Dinelay ni Yoshinu si Wise, pero sumuko siya eh. Alam niyang hindi niya kaya eh. Habang si Omay Venus naman, si Madam Lowstreet, hindi niya binitawan yung lagi lang siya nandyan sa gilid ni Venogo. Ayan o, lagi niyang dinidikitan and dinedelay niya. Baka nga mapatay niya pa to if sumali si Haji. So mapaforce ata yung retribution dito. Flicker! Pasok! Pero mukhang mabubuhay pa. Bumalik yung buhay. Kamuntik-muntik ni Venogo. Grabe yung mga flashy plays na ginagawa nila. Kiel here, Oheb. Pinapalagan si Shizu. Kamisadong-kamisado niya yung Beatrix. So alam niya kung paano niya to mamamain sa laning phase pa lang. 13 seconds remaining bago mag-spawn ng Turtle. Mukhang mas may advantage dito ang Blacklist International. Since andun lang din si Edward, pwede bumisita. Ngayon, Blacklist. Plano na nilang pumesto doon sa Turtle. Pero nakaabang din naman dyan si Heads. Hindi rin talaga sila magpapatalo pagdating sa objective takings. Balik sila sa kanika-nila mga lane. And actually, mag-uuna pa nga ang euphoria dito na ikahit papunta or i-pull papunta sa kanilang lane itong Turtle. Ngayon, Venogo agawan. And yung back piece, mailalatag. Si Wais ang nakakuha noon. Yoshino tumatakbo na. Wala na siyang huling buhay rin. Matumama yung Luminum Blast. Dalawa ang nakahuli. And first blood. Blacklist International. The setup coming in from Oh My Venus. Nakuha ni Wais yung Turtle. Habang si Venogo naman dito, one level behind. Nung nagsa-start sila ng Turtle, level 3 pa lang siya. Konti pa bago mag-level 4. Kaya masyado ata silang napaaga doon sa pag-start na yon. At parang naging way pa yon for Blacklist to turn things around. Since ang ginawa nila, parang after bawasan ng euphoria, tinuloy na lang nila. Tapos nag-set up na doon si Oh My Venus. Tapos sila na yung nakakuha ng panalo doon sa mismong laban na yon. Pero mukhang maaagawan pa. Kamali ata. Another Dominion Blast! Sobrang bilis lang! Buksan siya doon sa mismong kanto nang ihahampas dito ni Oh My V. And jungler down for Euphoria 3-0 in our 3-minute mark. Definitely, Blacklist International is leading. This is the classic Wise jungler. Ito na yung nagiging meta eh. Matagal na panahon na niyang ginagamit itong backshot na to. Napanood natin laban nila kanina against APE Esports Hybrid. Inuulit niya eh, yung mga nasimulan niya for that game, Euphoria Esports ngayon, struggling na makakuha ng even yung kanilang sariling farm kasi tumatawid na nga si Wais dun eh, no? Oo, alam niya na eh kung saan yung pwede niyang maging daanan para nga mas mapabilis yung kanyang ikot. And lagi naman siyang nasasamahan dito ng kanyang mga teammates. Haji here doing a great job of poking enemies dito mula sa side ng Euphoria. And si Yoshino ngayon, inaalagaan lang yung kanyang gold laner, which is a great thing to do kung may Beatrix ka na gold laner, which is si Shizu. Kaso nga lang si Yoshino ngayon, kung tatamaan, pwede siyang bigyan, but anong minun blast? Mukhang bibitawan lang. Hindi nila itutuloy, walang follow-up damage, but Turtle, yun na ang nais kunin ng Blacklist. Mukhang wala ng contest na magaganap mula sa side ng Euphoria. Bumalik na ang Blacklist sa kanilang form na sila ang nagsiset ng tempo at sila ang nagko-control sa early game. May gulat factor for that game number 1. Game number 2, umangat ang Blacklist. Pero ngayon, ito na yung classic Blacklist. Panggugulo with that back siya. Inagawan naman ng resources dito ang Euphoria. May delay nang nararanasan ito si Venogo with 0-2 and 0 sa kanyang KDA.
pupunta sila sa baba. Ang target nila ay si Sisu. Madam Lustrick. Tumatama na naman yung kanyang mga charge. Well, ito naman talaga yung i-expect natin para sa isang Lolita. Pero ngayon, nag-aabang yung dalawang members at nalusaw! Itong si Oheb. Wow! Hindi niya in-expect yung damage na kayang i-deal doon ng Euphoria at hindi umabot on time din eh, si Oh My Venus. So, Euphoria ngayon, as long as magawa nila yun ng paulit-ulit na babigyan nila ng kill sa 3 sources si Shizu, pwedeng-pwede talaga na mabaliktad nila yung mga ganong klase ng teamfight since merong damage na ibubuga itong isang Beatrix. At si Haji dito, kung pwede silang bumalag, aabutan natin si Yoshino pero tatakbo lang na napakabilis with the help of that sprint. Wala na siyang pangtakbo mamaya pa. Pero si Edward dito nakakaramdam mula sa damage na binibigay ni Hens. Medyo delikado lang ngayon si Binogo dahil nga naaagawan siya. Baka nakakalimutan niya na ang kalaban niya ay ang King of the Jungle. Na lagi talagang nakaka-find ng way upang makaagaw. Edward is in danger pero magagawa niya pang isustain. Makakuha nga siya ng kill at mukhang mababaliktad niya. Pero si Hens stable na lang yung buhay at nakasurvive pa. But now Shizu, mukhang ito yung trade na gagawin nila. Bigla na lang kinaltukan ni Madam itong isa sa baba habang makakapush ata itong si Oheb. Free lane para ngayon sa kanilang bottom, then trade lang ang mangyayari if ever man natunuloy sana ni Euphoria. Nakuha nga nila si Edward, nakabasag nga sa top lane, pero second turret na ang na-penetrate ng Blacklist International sa bottom lane. Ganon sila katiwala sa composition ng lineup na meron sila. Even dun sa second turret ay tumatawid na sila. Now yung knock-up and yung Luminum Blast tumama sa tatlo. Papasok na mga members of the Blacklist International. Ngayon takbo Ryujin Gade, mamama alam sino ang kanilang isusunod. Merong Enhanced Sword na ibibitaw si Binogro para lang makataka. May space na na-create. Nagka-cut na sila ng minions dito sa gitna. For sure, ready na ang Blacklist. Wala si Binogo, yung jungler nila. Ngayong babanggain din si Yoshino. Nandun yung sniper pero nakasalag si Mom Shoes dito, mga kaibigan. Bagsak yung Tori dito na. Conceal play, extended teamfight pa. Pero sabi ng Euphoria, wait lang. Aatras lang kami saglit. Kaya lang, gigil na gigil pa rin yung Blacklist. Gusto nilang ituloy ito. Wala silang mga minions. Inagawan lang nila ng purple buff itong Euphoria. Kailangan maging aggressive dito ng Blacklist at tapusin kaagad yung game ng mabilis. Since merong si Cillian yung kabila, kayang-kaya talaga nito mamaya mag-clear lang na mag-clear ng minions at mahihirapan silang i-end to. But if Blacklist finds a way na makakuha agad ng early push doon sa inhibitor turret, papenetrate na nila yung base, pwede na hindi na magamit or maging online talaga si Ryujin God dito when it comes to this season. Kasi yung master ni Ryujin God dito sa kanyang skill shots kanina sa Savior, maa-apply niya rin dito sa isang Sicilian eh. Yung bitawan ng skills, yung tutok niya, laging on point. So kailangan nila dito mag-ingat kay Ryujin God even though na leading sila. Blacklist, hindi sila pwedeng gumawa ng mga errors dito basta-basta na pwedeng i-capitalize ng Euphoria kasi alam ng Euphoria yung ginagawa nila na kailangan lang talaga nila mag-hold dito up until the very last minute na maging late game muna at meron na silang items. Ang idea kasi ng Euphoria rito, meron silang andyan si Ryujin God with that Cillian. So insurance pagdating sa late game, meron na sila eh. So ang kailangan na lang nila dito eh ma-prolong, mapatagal yung laban and dumating sa punto na hindi na masabayan or hindi na mapigilan mga bad piece and bad impact dito ni Ryujin God. Pero hindi kasi ganun eh yung niluluto ng Blacklist. Early to mid game domination ang kanilang target. Malayo yung jungler ng Euphoria. I doubt na makakontest sila dito and this Lord, malaking tulong to sa Blacklist para ma-maintain yung kanilang lead. Ano ang gagawin ng Euphoria rito ngayon? Kailangan nilang mag-hold ulit. Wala naman naging casualties on their side. So hindi malabo na kayanin pa rin naman. Hindi pa naman to yung Luminous Lord na hampa sa Lord. Pero pwede kasi mag-force agad ng cash katulad na lang nito, Burrito. Mukhang itutuloy nila. Kaso nga lang, se-setup ata. Hindi naaabot yung mismong kanto. Iyampas. Kaso nga lang yung sniper ni Shizu ay kokonekta. So wala yung possible setup ng isang Lolita. Tingnan natin sa ating instant replay kung ano yung ginawa niya na kuko. Wow. With that sniper shot, sumakto talaga.
Yun, basag. Yung Torres sa gitna, may falling star mo na rin si Heads dito. Pero nadamba na pompiang espesyal mula dito kay Yoshino. Tatapos siya ng segmentor. Hindi na nga siya makakatakas doon. Heads dito, pinugutan literal ng ulo ng mga miyembro ng Blacklist. Same with Vinogo. Two members are down. Ito pa yung mga crucial heroes na pang-clear nila ng minions. Ngayon, Euphoria Esports kumakapit sa kanilang base. Ito na yung Lord. Medyo lumalalim si Wais at itutuloy na nga nila ito. Makiklear nila na maganda yung Lord. Walang mababasag na to sa kanilang panic. Pero si Oheb, tigang pa nga nandun yung Numinum Blast. Walang tinamaan pero tinamaan ng lintik itong si Yoshino. Dahil sa Numinum Blast na yun, Burrito, napilitan si Yoshino na bumaba at hindi umangat dahil nga tatamaan siya. So yung nangyari doon, inapatras lang din at binigay kay Oheb yung kill. But now, medyo delikado na ang sitwasyon ng Euphoria kasi pwedeng mabasag yung kanilang inhibitor turret sa may bandang mid lane. Even the top lane and bottom lane is in danger. So ngayon, at this point, pwedeng-pwede yung Blacklist pag-force ng mga clash kasi pag nakakuha sila ng konting kills man lang doon, eh pwede na silang mag-force doon sa mismong base. But for Euphoria, kailangan nilang dumipensa. Hindi sila pwede maging reckless dito na pumalag lang na pumalag kasi if padisgrasya sila, pwedeng matapos ng Blacklist International yung laban na to. Merong nasa likod. Uy! Nadamba. Andun yung thunderclap. Ngayon, critical si Kiel. Oheb is down. I repeat, Oheb is down. Ngayon, Edward naman ang mamamaalam. Two members ng Blacklist International pero basag yung Torres sa gitna. Maganda pa rin kahit papano. Hindi pa naman ganun kalaki yung death timers at kataas para sa Blacklist. Pwede pa silang mag-reset dito and antayin na mabuhay yung mga members nila patungo doon sa next na Lord. Actually, sila lang ang pumipesto dito habang nag-clear muna at tinutulak ng Euphoria yung kanilang mga lanes. Hindi nila basta-basta binibitawan. Gusto pa rin nilang umontes dito kahit sobrang aga pa na ito yung kauna-unahang Luminous Lord na pwede lang i-contest. Yoshino, sobrang aga sa kanyang positioning dyan na anytime pwede niyang bitawan talaga na kumalmot siya ng bahagya tapos follow up nalang ng damage yung kanyang mga kasama. Pero si Wais may kita ata dito ni Vinogo. Papalagad niya ba nila? Pwede lang bigyan. Masasandwich ata si Wais dito. Wala siyang kasama na isa. Pero hahabol lang kung silt na dito yung kabila. Blacklist International. Babawi nga ba? Mapapatumba si Ryujin ka. Tapos si Shizu mapapatakbo na rin. Ito ang ganti ng api. Sabi ng Blacklist. Hindi niyo pwede bigyan si Wais na walang kapalit. And there's a kill for Kiel. Mukhang mapapatakbo na ang Euphoria kahit sila ang unang nakakuha. Isa palit sa tatlo. Ang laki ng nawala dito sa Euphoria. Ngayon, dalawa lang ang natitira. Hindi ganun kataas yung death timers. Pero pwede nilang gamitin ito para mag-burn yung time. Ngayon, may knock-up. Let's see. Pinupupog ng apat na members dito ng Blacklist International. Edward! Tower locking na nga! Game number 3! Blacklist International! Victory! Wow!